Samantala, dinaluhan ng mga health advocates sa bansa ang isinagawang State of the Nation Health Address ni dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral. Ito ang balita ni Joa Nang. Ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Benigno Aquino III, nagtipon-tipon kaninang umaga ang mga health advocate para sa isang State of the Nation health address na pinangunahan ni dating Health Secretary Dr. Esperanza Cabral. Kabilang sa mga tinalakay ang mga pangunahing suliranin sa sistema ng kalusugan sa bansa. Una na rito ang kakulangan ng mga health worker, partikular na sa mga pampublikong paggamutan. Ayon kay Dr. Cabral, sa ngayon ay nasa halos 66,000 doktor, 500,000 nurse at 77,000 midwife ang nagpractice ng kanilang profesyon at rehistrado sa Professional Regulation Commission. Ngunit sa kabila nito, nasa halos 3,000 doktor, 5,000 nurse at 17,000 midwife ang kasalukuyang nagbibigay ng serbisyo sa mga pampublikong paggamutan. Kung pagsasamahin, wala pa sa 3 manggagawang pangkalusugan ang nangangalaga sa bawat 10,000 Pilipino. Kakarampot kung ikukumpara sa rekomendasyon ng World Health Organization na 24 na manggagawang pangkalusugan ang kailangan sa bawat 10,000 tao. Dagdag pa ni Cabral, hindi lamang mga doktor, nurse at midwife ang kulang sa bansa, kundi maging mga dentista, medical technologist, pharmacist, barangay health workers at iba pa na nasa larangan ng kalusugan. Sinabi pa nito na may posibilidad na hindi maabot ng bansa ang Millennium Development Goals sa susunod na taon dahil hindi naman nadadagdagan ang dami ng mga manggagawang pangkalusugan na dapat sanang magtataguyod ng mga programang kinakailangan upang makamit ito. Mas lumala din anya ang kakulangan ng serbisyo sa mahihirap dahil mas higit pang nagagamit ang PhilHealth ng mayayaman kaysa sa mga mahihirap. Noong taong 2013, makalipas ang isang dekada, lumala pa ang sitwasyon. Bagamat sa pangkalahatan, dumadami na ang gumagamit ng PhilHealth, higit na lumaki ang bilang ng mga mayayaman na nakikinabang dito kumpara sa mga mahihirap. Sa datos ng Coalition for Primary Care, 47.6% ng mga Pilipinong namamatay ang hindi nakikita ng doktor o ng kahit sinong health worker. Panawagan ng mga health advocates sa pamahalaan, sana ay matugunan na ang krisis pangkalusugan sa bansa. Joan Nano, UNTV News, Worldwide.